Hello everyone! So, ito na naman po tayo sa isang napaka-exciting at inspiring na episode natin for Pera Tales. So, excited po tayo today because we will be another session for interviewing an inspiring couple that really take action sa finances nila. And they have been with IMG or International Marketing Group for 15 years na. So, the experience that they have in reaching out to many families na mabago yung buhay financial nila, eh talagang makikita mo sa puso ng couple na to yung passion para i-share yung financial advocacy. And executive vice chairman din sila, not to mention that they are also medical doctors. So just imagine, very interesting yung ating kwento for today, na from being a medical doctor, naging let's say what you call money doctors. So mamaya malalaman natin yung storya na yan. So sasagutin din natin today yung ating topic na ano ba yung mas maganda sa new normal? Mag stock market ba ako or pumasok ako sa mutual fund? Okay, so without further ado po, so welcome po natin ang ating guest for today. Okay, none other than Doc Jaime and Doc Jocelyn Lorenzo. Yan. So, yan, pakita ko na kayo para makita ng mga audience natin. Yan. Hello. Hi, everyone. Good afternoon. Yan. Hello, morning. Hello, Doc. Ano na bang oras? Ayan. So, dito, alas 10 ng umaga sa Kuwait. And I think dyan sa Pilipinas right now, 3 o'clock, no, Doc? Yes, oo. So isang makulimlim na hapon ngayon dito sa Makati. Ah, okay. Dito naman sobrang init. But, ayan, so yung ating talakayan today will be very hot din kasi you will be blessing a lot of people sa ating episode ngayon. So syempre, before tayo mag-start, shoutout muna tayo kasi ang dami na nag-aabang simula kanina. So, ayan, so share lang po natin yung link ng ating episode and gawa tayo ng watch party so that we can bless a lot of people today and syempre para ma-shout out din namin kayo. Okay, so ayan, so si Irene Beredo is watching from Singapore. Ains Pinoliad is also watching. Lloyd Abordo from Iloilo yan. From Iloilo, yan. Hello po. Yes. Shirley Baristol is watching. And then si Cyril Katikista is watching. Yan. Galing. So, salamat for tuning in, guys. Sana marami tayong marami tayong may share ngayon. Yes. Wilson Pilora, Maritoy Santos, Lynn Francisco from Dubai is watching. Marie Chris Villahermosa is also watching. Sila Doc Jan, sila Jan Ivan Saiko, hello. Oo. Ayan, sa akin, naglo-load pa lang. So, ang dami na kagad nating viewers. So, nanonood din. So, keep them coming po. So, we will be reading your comments. If you have any question for our topics today or sa money story nila Doc Jaime and Doc Jo, you can type it in and we can read some of them. Okay? So, yan, start na ako. So, Doc, start tayo para kasi very, very interesting yung ating topic and also your story. I know a lot of people will be inspired sa mga kwento po ninyo. So, before, kasi I know a lot of IMG members from a humble beginning, tapos they become successful. And interestingly, iba-iba tayo ng storya dun sa buhay natin in terms of handling our money. So, before IMG, Doc Jaime and Doc Jo, ano ba yung pinagkakaabalahan po ninyo? By profession, medical doctor kami, Eze. And nung time na na-invite kami sa IMG, tapos na ako ng medicine, no? Si Jo, internship pa lang, no? Tama? So, ganun yung kwento namin, no? Tapos, classmate din namin sa med school yung nag-invite sa amin to attend financial coaching sa IMG. Mm-hmm.
Oo. So, narinig ko, Doc, yung kwento nyo before na you used to go to Cavite. Maybe you can expand on that. Paano ba yung setup ninyo before habang ginagawa yung IMG? So nung nagsimula tayo, nung nagsimula kami, nakatira pa kami sa in-laws ko sa mommy, parents si Joe sa Caloocan, tapos yung clinic was sa Cavite. So araw-araw yon, so nakikinig ako, madaling araw gising, si Joe papasok sa internship. And then part-time si IMG, full-time sa pagdodoktor, sa practice. And then madaling araw gising para 8 o'clock nasa clinic. Tapos after 5, after clinic hours, so once to twice a week attend kami sa IMG office sa Makati. So ganun kami nag-start. And then yan, after a few years learning the system, how to become a good financial educator. So we became full-time sa IMG. Nung at the same time, lumaki na rin yung income part-time sa IMG. Oo. So magkasama kayo sa clinic ni Doc Jo during that time? Doc Jo, magkasama ba kayo ni Doc Jaime? Magkaklase kami nung pre-med pa lang. Magkaklase na kami. Kaya mostly na mga kakilala namin, pare-pareho kami ng friends, common friends na. And then, but when we started in IMG kasi, we already had a family. So at that time, our kids were turning 4 at saka yung isa is turning 2. Kaya at that time, talagang ang gusto ko talaga is to give more time to our children. Kaya si Jaime yung nag-focus talaga sa career, sa pag-duty. Ako naman is nagre-relief pag may absent na doktor, ako yung magsasab, parang ganon. Okay. So ano yung mga bagay or parang aspeto na nagsabi sa inyo na magfo-full-time na ako sa IMG? Meron bang ganong parang moment sa buhay nyo na sinabi mo ayoko na? I think this is the best time now that I will go from being a medical doctor to be a money doctor. Dati kasi marami nakakaalam ng story ko no, prior to IMG, at nung nakilala namin sa IMG, ako yung negative, 'di ba? Yung parang mas gusto mo mag-focus sa medical career mo, pero ito yung line na nag-change sa amin no, find something you believe in and you put your life into it. So dahil ako, I was really emotionally torn between pursuing my medical career and having more time with my children. Yung talaga yung naisip ko, parang oo nga no, kung hindi na ako masaya sa ginagawa ko, I have to find something na gusto ko. And nakita ko yung sa IMG, I would have the opportunity to give more time to my children and at the same time, do something good pa rin. Dahil alam naman natin, maganda yung ginagawa natin sa IMG. So we gave it a chance, so tuloy-tuloy until come a point in time na mas nare-replace na ng income namin sa IMG yung kinikita sa pagki-clinic. Oo. So that's the time that we went full time. At saka kung talaga kahit na medyo okay naman ang income sa profession, pero pag active income talaga Eze, medyo nakakapagod talaga. And sa IMG din namin nakita talaga yung purpose namin, yung passion namin in teaching people about financial education. Sabi nga namin, kung matutunan lang talaga ng every Filipino family yung tinuturo natin, siguro wala nang Pilipino or pamilya na mababawon sa utang, walang magre-retire na mahirap. So lahat may investment at passive income. So masaya kami sa IMG. Oo, sana ako din Doc later on from being an employee maging full-time na rin sa IMG, and we are always praying for that eh. Kasi at the end of the day, ito rin eh yung karamihan sa atin sa IMG, ito talaga yung gustong gawin. Kasi we see the purpose on doing it eh. Ayan, so yes. Ayan, so shout out muna tayo sa mga nanonood ngayon kasi dami na natin. Ayan, sobra. Baka hindi mo namin kayo mabasa. So just bear with us. Sa akin muna Doc, ha? So we have Prince Arceo from Philippines. Yung aking panganay nanonood ngayon, parati yan. Si Jade Fontardas. Wow. Ayan, si Pau Digan, it's also watching, isa sa mga SMD natin. Ayan, thank you. May Valenzuela. And syempre, yung aking number one fan, bukod sa misis ko, Aurora Fontardas, ang aking nanay. Wow, si Mami.
nanonood ngayon niya. So, si sa ating comment box, si Jovelyn Bailon is watching. Yan, salamat po. Maribel Capuyan. Si Lina Bordo. Si Raquel Canopin. Cyril Katikista. And then si Key. Ayan, ang bilis lumabas ng mga comments. Sobrang dami, hindi na natin. So, si Naida Pascua at si Doc Songkuya. Yes, from Singapore. Singapore, yeah. From Singapore. Ayan, so, syempre, yung mga taga-Saudi natin, Johanna De La Peña, Aris Rumbo. Okay? Ayan, so sa inyo, Doc, meron ba sa inyong watch list dyan? So, maybe ayan, we can greet them. Doña Maria, Loida Ferreras, Rich Gabriel, Mary Jean Ruiz, Alex Anasin, Joanna Patriarca, Evangeline Gadia, Ian Roldan Lau, Christine Joy Dadufalsa is with us, Min Fernandez C, Ed Noel, yan, pinsan namin yan from the US, Eva great. Domingo Manibog, so yan. Hello po. Mau Ramos from Hong Kong, Joy Montero from Zambales, hello po sa inyong lahat. Ayan, Aris Rumbo from Saudi Arabia. First time ko mag-watch party, kaya hindi ko alam yung mga comments na yan. Pag first time, Doc, very exciting talaga yan. Eh, no? So, ang dami, oh, dami nating dami nating channels ngayon, nanonood sa Katerba. So, if you have any question po for our guest today and also for our topic, just type it in. Maybe we can answer them and sana po talaga makatulong tayo na matutunan ninyo yung mga investment strategies na pwede nyo rin gawin. Okay, so I have some photos here, Doc Joe and Doc Jaime, that we can share to our viewers. So maybe if a flash ko siya, tapos maybe you have a story, a little bit of that para ma-inspire din yung ating mga nanonood right now. So, ayan. Ayan, yan yung picture namin. I think ito ay birthday, first birthday nung bunso namin. Actually, he celebrated his birthday yesterday, no? Ito yung first birthday niya, nagpa-party pa kami niya, di ba? Imagine kung di ka talaga marunong sa pera, magpapa-party ka. Kahit galing kang duty, kaya medyo nakaputi po ako niyan, galing po akong duty, nagpa-party kami para sa anak namin. But ito yung time talaga na nagsistart kami sa ING, learning about how to make our money work for us. Kasi yun naman po yung reason kung bakit kami nag-join sa ING, not because of the business, but because really wanted na one day to give a better future for our children. And na-realize na namin at that time na hindi pwedeng work hard lang tayo for money. We need to learn how to make our money work for us. Kaya memorable yung picture na yan. Oo, so ang liliit pa ng mga bata, no? Oo, tsaba bata nyo. But parang hindi naman din tumanda po. But so, siyempre, as we go along with our journey in IMG, little by little, we are building our team na din, eh, no? So, you have a photo here. So ito yung mga different talks namin sa convention. Marami, iba't ibang locations yan. So we go to, syempre Makati talaga yung home base natin. Tapos we travel to Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos yan, tapos may mga conventions din tayo. Like yung susunod, yung picture, like ito yung mga financial educators natin when we had the convention last year sa Macau, no? Medyo kulang pa yan kasi hindi pa dumating from the flight yung mga iba. Kaya medyo kukunti pa lang nandito. Pero basically, yan yung journey namin. So, before kami nag-CEO, and yan, yung team natin. So, ganun lang, masaya. Mahirap maglagay ng napakaraming pictures. Ito naman, this is our event in Dubai, because we have a team there. Hello sa mga taga-Dubai ngayon. And yan, the other one nasa baba is yung picture namin from our last trip in Barcelona. Kaya masaya sa ING kahit saan tayo pumunta, no, nakakapag-educate tayo. Talagang napakaraming tao gusto nilang matuto how to make their money work for them. And sa ING, yes, nagagawa natin both the mission, kumbaga business with pleasure talaga siya. Yes. Oo. So part ng ano natin yan, eh, ng mga perks natin or benefits as an IMG member. And syempre, yes, because of what we are doing, you are already
having some guesting appearances, Doc. So maybe you can say something about this photo. Oh, ito yung interview natin with Julius Babaw and Bernadette Sembrano. I think 1 or 2 years ago, dito parin interview kami how important financial education is. And then, yan. Tapos diniscuss nila kung meron tayong seminar sa IMG. So, sinare natin sa mga viewers that time. Oh, which so, is yun, no? Maririnig natin every Saturday, may kapetsarita tayo, di ba? Lahat pwedeng maka-access ng mga ano natin, tinuturo natin. Oo. So yan, so, syempre nagiging celebrity eventually pagka IMG member ka, di ba? Extra lang, extra. Oh yeah, so I'm sure we have a lot of viewers right now. So some of the photos we can show it later on. But as you go along, kasi with IMG, you will be having some changes. Hindi lang sa finances, but also dun sa mga benefits or mga perks na binibigay reward sa atin ng company. Okay, so shout out po tayo ulit sa ating mga viewers right now. So from our comment box, we have Dorcus Inawe. Ayan, hello po. Efren Liogo is watching. Yeah, so from Kuwait. Kaninang nanghingi ng link. Yeah, so yan. Thank you, bro. Lady Saldua, Patweg Tamang, Trina Barb, Lelian Villorente, RR Ayaw, dito sa ating page, we have Maria Cecilia Mamawag. Ayan, so yung aking ate nanonood din, Jocelyn D. Guzman. Ayan, so ang dami. So sa inyo dyan, Doc. Sa amin, Jean Saiko, Mary Joy Salonga, Maricon Marasigan Velasco, Min Fernandez C, nasabi na natin. Bessie Patawag in Cyprus. Oh, nasa Cyprus si Ese ngayon. Arabella Fadrigon. Si Tita Luz Losada. Hello, Tita Luz. Meron pa pong isa, hindi ko pong bas. Joe JTU Jr. Hello po sa inyong lahat. Ayan, sila Team Dadufasa Salvacion Bantolo. Ayan. Ayan. Yeah, so we have also Irene Beredo, from LC. Singapore. Hi, Irene. From Singapore, yes. Raquel Canupin. Sa mga nanonood, we have Maita Corminaltan, yeah, so from Philippines, yeah. So Jasmine Banggit, yeah, I think kasama ko sa work before. Joanna Hannah Patriarca, and si Jane AFP, IMG, yeah, so from Hong Kong watching sila. Okay? So continue po natin yung journey natin sa IMG, Doc Jaime, Doc Jos. So I'm sure because of IMG we got an opportunity to travel. So I'm very excited to show the photo now. Dun sa mga travel natin, so maybe you can give some information on this. Ito yung some of the pictures natin sa US sa Eze when we attended the World System Builder Convention. Syempre after pasyal, after attending convention, pasyal na din at the same time, di ba? So yeah, so at least mga 4 times we were in the US kasama yun, syempre kayo, di ba, magkakasama tayo and some other leaders. Oh. Ayan, so you have also traveled Europe, Doc, oh. So maybe you, ito may mga storya yan eh. Oh, may mga storya. Masaya talaga mag-travel and yun talagang makikita mo when you are do it with your heart, build with your heart talagang IMG will help you kahit sa visa, no? So makikita natin itong Sagrada Familia. This is our first time, no? Kasama ang team natin, leadership sa Barcelona. And then yung makikita po natin yan sa Vatican, that was our first, no? And talagang praise God, siguro nakadalawa na yata kaming 3 times in the Vatican, no? Kaya sa IMG talagang gawin mo lang talaga siya
yung mga bagay na akala mo hindi mo ma-experience, ma-experience natin, hindi lang, not once, but twice. Minsan nagiging thrice pa siya. So, masaya talaga kapag naging successful ka and you have people to celebrate it with you. So, syempre, kasama na kayo doon. So, dito nakakatulong na tayo sa families by helping them build a strong financial foundation. At the same time, yan, mga perks na yan. Ayan, syempre. Yung cruise natin with SE, no? So, pangalawang cruise yan sa US, Mexico. And then the other one is yung ating Asian cruise. That was the China, Korea, and Japan cruise, no? So, masaya. Kasi usually, I'm sure SE, di ba nakita natin sa mga cruise na napuntahan natin, ang mga kasama natin doon, retirees, no? Pero marirealize mo sa IMG, hindi mo kailangan mag-retire para mangyari sa'yo yan. Tama. And hindi ito para, kumbaga parang reward lang yun talaga. Talagang pag pinaghirapan mo, ang saya, no? So happy kami na magkasama tayo sa mga experience natin na yan. Oo, naalala ko nga, Doc, nung isang trip dyan sa, no, sa Mexico, sabi nung isang matanda sa elevator na kasabay namin, sabi niya, ba't ang dami yung bata dito? Kasi normally yung mga nakikita nilang nagku-cross talaga matatanda. So sabi namin, ito part 2 ng ano, ng perks or benefit namin being an IMG member. So nakakatuwa na ano, na hindi talaga yung pagtanda mo yung magsasabi na may experience mo yung mga ganyang bagay eh. So very privileged and blessed din na ano, maganda na hindi lang tayo yung nakaka-experience din, kasama din yung mga kasama natin sa IMG. Yes, yan. At saka maganda so, sa IMG, lahat may chance talaga na makasama rin sa mga super trips natin para mas masaya. Oo. So yung mga nanonood ngayon na mga IMG members, I'm sure these photos is not really to impress but to impress upon you na pwede pala na doing the IMG advocacy at the same time you have the rewards waiting for you. Yan, so very exciting yung ating mga pinag-uusapan ngayon. But again, syempre, shoutout muna tayo sa ating mga nanonood kasi aabot na tayo ng 200 viewers. Yan, so malapit na yan. So, from Hong Kong, madalas po itong nanonood, si Christina Modelo. Hello po, thank you for tuning in again. Sunshine Orines. Yeah, nice shot. Also watching. Si Cute Ellipse. Yan, madalas din yan na ating viewers. Kasama sa mga nanonood, si LC is also watching. And syempre, yung ating CEO from Saudi, si Joey Villanueva. Thank you, bro, for watching. Ayan, so sa inyo, Doc. Ayan, so nakikita namin, Caroline Calbay, they are from Valenzuela. Of course, si Joyce Moreno Wenceslao from Valenzuela also. Robert Jeremy Salonga, Ryan Charles Kabatuan. Hello po sa inyong lahat. And ayan, may nagpapa-shoutout kanina pa, David Chagarit and Michelle Antes. Hindi natin pwede kalimutan. Hello. Yan, Lisa Pahutagana from Bacoor. Yan, Roderick Aguilar. Lillian Morales, yan. Mau Ramos, yan. Cheng D. Torres. Hello po sa inyong si lahat. Si RJ from Barcelona, Spain. Tsaka si Yuli. Mga financial educator yan, sa Spain, Barcelona. Yan, hello. Thank you for watching. Yeah, so I have here. May isa pa, habol natin si Tan Antardeo from Japan. Ayan, so international talaga. So, ayan, so we have also Maria Gador, si Mr. Ali, yan, Ali Abdelkalek. Thank you po for watching. And Katrina Reza is watching. And syempre, yung aking may bahay, si Tami, is watching also. So, nandiyan lang sa gilid. Nag-aabot ng papel. Basahin ko daw. Okay. So, ayan. So, continue po tayo. Punta tayo, Doc, dun sa topic natin for today. Sabi natin, because of the new normal, I'm sure maraming tao nagtatanong or naghahanap, nag-iisip, ano ba yung pwede kong investment na pasukin sa panahon ngayon?
And isa sa mga investment na madalas makita ngayon sa social media, mga tinuturo ng mga financial experts is yung mutual funds at saka stock market. Pero syempre, dun sa dalawa, ano ba talaga yung mas maganda na investment na pwedeng pasukin ng mga tao? Actually, hindi naman natin pwede sabihin na mas maganda yung isa over the other, no? Kasi pareho naman talagang magandang investment yan. Parehong long-term investment. And magdidepende na lang po yan sa ating risk tolerance tsaka sa experience natin sa pag-invest. Now, for example, pag sinabi kasing stock market, diba, nag-invest tayo directly sa mga kumpanyang listed sa Philippine Stock Exchange. So, halimbawa, bumili tayo ng shares ni BPI, ni SM, ni Jollibee. So, technically, nagiging shareholder tayo or part owner tayo ng mga kumpanyang to, no? So, pag kumita ito mga kumpanyang to, so, lumaki din yung value, yung price per share ng ating investment. And the mutual fund, technically, lalo na pag yung sinabi na stock fund, no? Mutual fund siya. So, pag sinabi mutual fund, it's an investment company naman that pulls money from different investors. So, halimbawa, 1,000 ko, 10,000 ni Joe, 1 million mo Eze, 100,000 ng iba. Pinagsama-sama ito ng mutual fund company. Then, meron siyang fund manager na siya yung tumututok sa bond market or sa fund, sa stock market, no? So, which is better? So, kami po, no? I-share na lang namin yung experience namin, no? Kami kasi nag-start kami mag-invest mutual funds, no? PhilEquity. PhilEquity, one of the oldest mutual fund company to sa Pilipinas, Eze. It started in 1995. So, pumasok kami 2005 and naabutan namin yung price per share that time, 6 pesos per share. And ang advantage ng mutual fund, talaga hindi mo naman talaga kailangan i-monitor kasi trabaho ng fund manager yon. It is professionally managed, no? Habang natutulog tayo, nagne-negosyo, nagbabakasyon, yung fund manager yung nag-invest para sa atin. So, halimbawa, itong chart na ito, PhilEquity Fund, it started in 1995, at 1 peso per share. Tapos, up and down yung market, yung stock market. Then, as of January this year, almost 38 pesos before the pandemic issue, di ba? So, ibig sabihin, in a span of 25 years, ang effective rate of return natin dyan from 1 peso to 38, more than 3,000%, no? So, wala kang ginagawa dyan because fund manager yung nagtatrabaho, nagmamonitor para sa'yo. Siya yung nagpapalago ng pera natin. So, ibig sabihin, kung noong 1995, naglagay tayo ng 5,000, wala kang ginawa, iniwanan lang natin, no? As of January this year, yung 5,000 natin 25 years ago, ngayon ay almost 170,000, no? Almost 170,000. Wala kang ginawa, no? So basically passive income kasi hinahayaan natin yung fund manager mag-manage para sa atin, no? So pero kung halimbawa gaya namin over the years medyo nakagain na tayo ng experience sa pag-invest, we understand how the market works. Pwede ka rin actually mag direct stock market, no? And pero so sa pareho maganda basta sa stock market pag magdi-direct stocks tayo, make sure na meron tayong experience or background or nagme-mentor sa atin para naman hindi mali-mali yung ginagawa natin kasi very costly din pag nagkamali tayo ng investment, ding malugi, di ba? Pwedeng maubos. So, 'yun. Ayan, so 'yan importante yung may nagtuturo eh, yung mentor or coach is very important and yun isa 'yun sa mga ginagawa ninyo Doc and yung mga members natin sa IMG, they are guiding us kung ano ba talaga yung nararapat na investment na pwede mong pasukin para sa ano. So, itong chart na to Doc, given lang na 5,000 'yan, no, na hinulog, hindi pa kasama yung consistent na naglalagay ka. Yes, so iniwan lang natin 5,000, then click mo yung next Eze para makita yung figures. Oo. Yan. Oo, from 5,000. So walang galaw 169.
So 169,000 over a period of 25 years. So how much more kung naglagay tayo consistently every month, eh mas malaki pa today. Oo, oo. So ano talaga, consistent saving. Sabi nga nila ang pagpapayaman, ano yan eh, disiplina. You cannot grow your money overnight. It should be over time. Yan, so very, very informative na information po para sa atin. So I hope doon sa mga nanonood, especially yung mga kakarating lang po, these are the ones na pwedeng makatulong sa atin na makabangon ulit sa new normal na nararanasan natin ngayon. Okay, so ayan, so syempre we want to acknowledge again yung mga nanonood sa atin. Ayan, so ang dami na nila. So we are already 170 plus. I'm sure we will be going above that 200 count. So from Dubai, we have Annie San Juan, Lillian Morales from CDO. We also have Mary Joy Salonga. Ayan. And then sa aking watch party, we have Woods Oblena, Jared Langoban, ayan, aking pinsan, Luisa Oliero, Apple Clear, Chris Buban, Angelica Medraso Padillo, I think kapatid ni Miss Jean, Prince Arceo. Ayan. So sa inyo, Doc. Okay, so kanina nakita ko si Janen Kapundan, no, from Dubai, no, Jocelyn Forncardas, kapatid mo yata ito. Ayan, si Christina Marcos Podelo, Jeneline Maneha, yan, Raquel Humauas, Kanyo, may sinabi pa siyang pangalan, baka kasama niya na nanonood yan. Of course, one of the, if not the top financial blogger in the Philippines, Fitzgerald Villaforte is with us. No, hello, wow, Pete. Wow. Hi, Pete. Yan, Perlit Corpus, Eva Domingo, Ian Roldan Lau, Rowan Gonzalez, pinsan ni Jaime yan. Ayan, Mark Ramos is also with us. And from Bataan, Luisin Masil Reyes. And from Hong Kong, Banji Apilado. Yan. Yan, nakita ko rin si Ate Yoli Urbano from Hong Kong. Ayan, hello po. Thank you for watching. Ayan, so Doc, to continue, because you know, yung ginagawa kasi natin sa IMG, hindi lang para sa atin eh, di ba? Financially, hindi lang yun yung objective, kumbaga. So I think I have one photo here na kanina pinakita natin yung umpisa eh. Tapos ito na ngayon yung ano, resulta or before after to eh, itong picture na to eh, so maybe ayan, ayan, picture po namin yan nung nagsustart kami sa IMG at ngayon na nasa IMG pa po talaga kami, no? So when we started in IMG, magpo-4 at magtutu po yung mga anak namin. Ngayon po yung panganay namin is turning 19 and yung bunso po namin is 17 years old. And ang maganda po sa IMG is talagang kung ano yung pinapractice natin, ma-share natin yan sa mga bata, no? Kasi education starts at home talaga. So financial education, alam na ng mga bata. They both have their, hindi lang healthcare, no? Meron na din sila mga investments and talagang maririnig mo sa mga bata na instead na gumastos sila, ilalagay na lang nila sa investment nila. And ngayon pa lang, we're really preparing them na pagdating ng araw, money should be working for them. Yung value ng pag-i-invest talaga tinuturo na nasa kanila. And kung if we're going to talk about mutual funds, mas madali po kasi ang mutual funds intindihin kahit bata, pwede nilang gawin. And natutuwa sila pag nakikita nila na tumataas yung price per share. Kasi doon pa lang, in simple ways, maituturo na natin yung value ng long-term investing. Yes. Oo. Ayan, so importante no, na habang bata makapag-umpisa eh. Kasi yun yung advantage talaga ng kabataan ngayon eh. And we are thankful kasi yung information, hindi mo nahanapin eh kung saan-saan. Available siya by just clicking the mouse or just going to the internet. Yun. Tama. So, online. Merong online. Comment
Oh, online. You can do it online na. So maybe we can read some of the comments we have. Sabi dito, from Aris Rumbo. Ayan, yes po, bangon Pinoy. Kaya nating bumangon sa mga naranasan natin ngayon. Mag-aral tayo ng financial education ng tama. Ang IMG talaga ang makakatulong sa atin. Ayan, wow. So one of the instruments talaga na pwede nating magamit sa finances is yung tinuturo ng IMG. So, Doc, siguro kasi may nagtanong dito, nag-request, sabi niya magturo pa daw po kayo about mutual funds kung okay lang daw po. Ah, okay. Ito yung mindset muna. O, sige, bago tayo pupunta sa specifics, no? Ako kasi mas, para sa akin mas madaling intindihin kapag may analogy tayo, no? So, kung mutual funds po ang pinag-uusapan natin, siguro I would put it like in the medical sense, no? Gusto mong mag-invest, di ba? So, gusto mong mag-invest para sa goal mo, which is yung maganda yung buhay natin pagdating ng araw. Pero ang tanong is, kanino mo ipapahawak yung pera mo? Hindi pa mas maganda na yung hahawak ng pera mo is expert. Parang sa medical world, di ba? Kunyari, magpapa-opera ka. Magpapa-opera ka ba sa isang doktor na nag-uumpisa pa lang? O magpapa-opera ka sa isang doktor na alam mong expert siya sa ginagawa niya? Kasi buhay mo yung sinasalalay mo dun eh. At dahil buhay mo yung sinasalalay mo dun, ba't mo papahawak sa hindi pa marunong? No? Now, ang maganda po sa IMG, we have education and execution. Hindi naman po natin sinabi na hindi tayo marunong. Ang sinasabi lang natin, mas maganda na kumpara sa retirement natin, para sa buhay natin pagdating ng araw, pahawak mo sa expert. And at the same time, habang pinapahawak natin sa expert yan, pinag-aaralan natin para pagdating ng araw, kung mas magaling na tayo, then pwede ka nang mag-invest sa stock market, which is, I think, ganun po kasi yung naging journey namin. Dahil medical po yung background namin, wala po talaga kaming alam pagdating sa investment. IMG lang po namin natutunan. And dati pa nga, nung nag-start kami sa mutual funds, as in, sobrang takot ko. Ang takot ko, pero ang ganda sa IMG kasi may lecture eh. Diba? Tinuruan tayo mag-invest sa mutual funds. Sabi ko nga, nung unang attend ko ng mutual fund training, sabi ko, sulit na yung membership ko dito. Kahit araw-araw akong bayad para sa membership, gagawin ko. Kasi hindi mo masusukat yung value ng natutunan ko na ma-apply ko sa financial life ko para sa future namin. Kaya nag-upisa kaming mutual funds, and habang ginagawa namin yan, pinapahawak yung pera sa expert, nag-aaral din na meron sa IMG. And then, eventually, nung medyo confident na kami, alam na namin yung ins and out of investing, doon na kami nag-start direct stocks, which is maganda din na matutunan. At least, nandun yung confidence mo, di ba? Na mag-invest, hindi siya parang tumalon ka lang, hindi mo naiintindihan. Pag down ng market, matatakot ka, i-withdraw mo yung pera mo, talo ka, no? So, maganda po na pagsabayin po natin ng education and execution, kahit nasa mutual funds or stock market po. So, basically, yung sinabi ni Joe, ang advantage ng mutual fund is professionally managed. Kumbaga, pag direct stock investing tayo, parang tayo yung driver, tayo yung sarili nating fund manager. So, ikaw tumututok when to buy, when to sell, anong shares ang bibilin mo. Ikaw magde-decide nun, no? Ikaw yung driver. Pero pag mutual fund, technically, para kang nakasakay sa isang bus, marami tayo, tapos may expert driver na nagda-drive para sa atin. Kahit tulog ka, pwede. Kahit tulog ka, ma-enjoy mo yung view habang namamasyal, yun yung trabaho ng fund manager, no? So, we can resume. Pag sa mutual fund, pwede mo i-resume kung ano yung daily activities mo, without worrying kung paano na investments mo kasi trabaho ng mutual fund manager yon, di ba? And then another advantage na favorite din namin about mutual funds is diversification, no? It's very diversified kasi for example, meron tayo investment 5,000 or 10,000, pag direct stocks yan, siguro very very limited yung shares na mabibili natin. Siguro isa or dalawang stock lang mabibili natin, di ba? Pero sa mutual fund, nakakalat yung pera natin, di ba? Parang kahit 1,000 lang pera mo, ang mutual fund kasi nakakalat ang investment yan between 20 to 30 different companies. Di ba? So, ibig sabihin, kahit malugi yung dalawa, break even sa 5, lumipad yung 10, panalo ka pa rin kasi nakadiversify yung pera mo. Nakakalat. Oo. And Doc, di ba, they can start already by just having 1,000 pesos eh. Yes. Oh, and then ang additional mo ngayon, I think 500 na lang, you can also top up na.
So, pwede ka na magdagdag. Yes. Oh, at saka, kaya wala na talaga excuse kahit na sinong Juan de la Cruz. Pwede na talaga mag-invest. And ang maganda pa, pagka, lalo na pag IMG member, ang investor, hindi na tayo nasa subject sa sales load or entry fee sa mutual fund investments. So, kasi pag hindi member, nakakaltasan tayo ng 2% to 3.5% sales load. Pero kung IMG member tayo, zero forever. Pambili din ng shares yung matipid mo doon, di ba? Oo, so may forever talaga, di ba? So, yung zero load na yan, actually, nung in-announce yan during one of our convention, talaga isa ako doon sa mga pinakamasaya. Kasi every time na mag-i-invest ka, di ba, may kaltas na sales load. Sayang na sana dinadagdag mo na for investment. Ayan, tama. So, yan. Yes, Doc, go ahead. Oo, kasi pag sa sales load pa lang, pag subject tayo sa sales load, for every 100,000 na naipon natin, 3,000. Mga 3 to 4,000 ang kaltas dyan eh, di ba? Pero pag, yun nga, IMG member tayo, walang sales load, 1,000 man, 100,000, buo lagi. So, masaya. Oo. Totoo, alam naman totoo. Natin na ang nananalo talaga sa market is yung paramihan ng shares. So, every peso counts. Di ba? Ngayon nga, meron ngang shares less than 1 peso per share. Every peso na matipid mo sa sales load, pambili mo ng shares. And pagdating ng araw, malaking bagay po talaga yan. Kaya talagang very happy tayo sa benefit natin na zero load when we invest in mutual funds. Oo. Ayan, so sabi nung isa nag-comment, yes, sa IMG. My forever. Oh, sabi ni Heaven Knows. Yan. Parang pa tayo na. The Seven Knows din yung name, no? But, yun, Doc. So, kidding aside, I think you have events and activities coming up. Maybe you can, especially if people wants to know, paano ba yung investment sa mutual funds na 1,000 pesos lang, pwede na pala akong mag-umpisa. So, maybe you can tell more about your events or activities and how people can contact you. It's actually every IMG member may alam nila yung may mga regular schedule talaga, no? Sa ngayon lang talagang offline, more of online talaga ngayon. Ito yung picture natin with our financial educators based in Makati. Pero lahat po na IMG member, no, kung may kilala po kay IMG member, you can actually ask them about the webinar schedule, no, para you can connect and learn more about not just investing but how to build a secured financial future. And of course, kasama din dyan yung investments natin, no? About mutual funds, etc. You may reach us, no? Ito yung mga contact details namin. Mobile, Viber, email, and sa Facebook. You can reach us. Search na lang po, My Money Doctor. Yan. And pati sa YouTube, no? If you have YouTube account, you can watch, no? You can subscribe to our YouTube channel. Yan, search nyo lang po, My Money Doctor. Yan, marami po kayong matututunan dyan sa mga videos natin, including investing sa stock market and mutual funds. Oo, yan. So, at pwede nyo picturean yung ating screen so that you can get the information where you can contact our money doctors na nakakausap natin for today. So, before anything else, so we want to shout out, Doc, last shout out na natin to para dun sa mga nanonood right now and maybe we can wrap it up. Kasi just to let you know, Doc Joe and Doc Jaime, we already reached 200. So kanina, we just claim it. Now we are reaching more than 200 na. So maraming salamat po for tuning in. And we are blessed today to have these two couple with us. So, ayan. So, from RR Ayaw, also watching, salamat po for tuning in. Lelian Villorente, Raquel Canupin, si Patawig Tamang is also watching. Ito, sila Ed Climacosa, ayan, from Dubai din, is watching. Patrilla Caballes, Arvin Ilaw, Napa. Ulysses Imbang, yan, so aking kasama sa school, Bernard Baliton, Duran CJ, Emeline Ambol, yan, so ang dami, sila Ian also is watching from Batangas,
Ayan, so sa inyo, Doc, I'm sure ang dami rin dyan. So maybe you can tell them. Okay, so sa amin, Vanji Apilado is watching from Hong Kong. Carla Bamosa Sirio, yan. Katrina Silvi Andres from Isabela. So nasa North yan. Rich Gabriel, Chancy Fabricante, Wilson Pilora, Marlon Natividad, teacher po ng mga anak namin to, no? Ayan, no, hello po, hello po. Penny Love Poblete de Castro. Basado na. Oo nga. Hindi, dati pa yon, grade school pa sila noon. Team Datasa, yun, still watching. Myra Palugna Abella, Marjorie de la Santos, I think she is in Israel. Mel Rocafort, Tony Indrenal, Antadeo from Japan, Robert Jeremy Salonga, Rain Gamurot from Dubai. Yan. Johnny Rose Rivera, she's in QC right now. Maricar Nicolas Reyes, Christine Sarmiento from Japan, Jacqueline Mendoza, Carrera Marisa, Jocelyn Dimapilis. Ayan, yan po yung sa nakikita namin ngayon. Salamat po. Ayan, so we have one comment. Ayan, salamat sa mga nanonood. We have one comment from Christina Marcos Modelo. Ayan, so sabi niya, Sir Easy, dahil nakaka-inspire at maraming learnings. Ayan, thank you daw Doc Joe and Doc Jaime for sharing. Ayan. Ayan, so we have also from Laguna, si Eman Civiliena. Duran CJ is watching. Si Miss, hindi lang siya mabasa. So, si Michelle. Raquel Canupin, Michelle. Antes, Michelle Antes, yan. Yes. Okay. Ayan, so si Katrina Longgasa is also watching yan. Maraming salamat, sis, and Mary Jane Rosales. Ayan, so, I'm sure, Doc, ang daming learnings today. And we are very thankful na you grace the event right now na marami tayo, hopefully maraming na-bless at natutunan yung mga viewers natin. So maybe Doc Joe, Doc Jaime, if you have any parting messages para dun sa ating mga viewers at dun sa mga kakarating pa lang po, you can also watch the replay later on. Siyempre, first of all, no, siyempre salamat kay Este kasi binigyan mo kami ng opportunity para at least ma-share, no, partly ng mga natutunan namin sa IMG. And siguro parting message, parang tinanong mo yata ako niya. Sabi ko, parang ngayon na lockdown tayo, di ba? Hindi ko po alam kung napanood niyo po ang Last Dance, no? Pero di ba sabi ni Jordan, kung may ituturo ka, make sure that you can do it first. So, ganun tayo. Yun yung maganda sa IMG, no? Lahat ng ban po na tinuturo namin ni Ese, ng mga na-interview ni Ese, bago po namin ituro, ginawa muna namin sa sarili namin, no? So, we do it first talaga. Kaya, you know, you will have that peace of mind that kung sino po yung ating financial coach, talagang naigawa niya na sa sarili niya, na-experience na. Kasi mas madaling magtanong tayo dun sa nakaka-experience na kaysa sa hindi. And in this world na right now, everybody is negative, I think we need to be a candle because a candle is hindi naman mauubos yung light mo kapag nag-share ka sa ibang tao. So tuloy-tuloy lang po tayo ng pag-share kahit may negative, share lang po tayo ng share. And syempre yan, makikita nyo po yung background namin, mga picture po namin. Yan, nasa kwarto po kami. Ang aming yan dream po board. Yung dream board. And dream siguro board. Kahit yeah. yung ginagawa natin, whether it's investing, lalo na yun yung topic natin ngayon, no? Hindi lang po ito about money. It is every goal that we have, whether financial man yan, success mo man yan, to become somebody, lagi na natin naririnig yan. And dapat pinapractice natin. We need to anchor it to what is important to you. So kami po, nag-aral kami about investing, sineshare namin ito sa iba, because we care about our family first, no? Sa family natin. And then syempre, kung mahal mo yung mga tao sa tabi mo, turuan mo rin about investing. And yun po yung ginagawa namin. And I hope that kahit papano nakakapag-share po kami, no? Just be positive. So yun po yung aking parting words. And salamat po sa lahat. Wala, parang naubusan na sabihin, ubus mo na lahat eh. No, pero man, yan talagang
sa buhay para maging successful tayo, unang-una dapat we know what we want, no? Dapat may mga goals tayo. And then number two is that may plano tayo, no? And then and magpaturo tayo, find mentors in every area of our life. Hindi lang aside sa hindi lang financial, sa lahat ng aspeto, sa relationships, sa health natin, no? And then execute, take action talaga, because kahit may mga, let's say sa amin, no, we post all our dreams and goals, no, yung let's say for the year, yun yung mga nakapost sa likod namin, every year we do that dream board, no, picture ng mga bata, mga picture ng mga bata, so sa mga business goals, financial goals, nasa likod namin yan, no, so at least nakikita namin araw-araw, gabi-gabi, pagising sa umaga bago matulog sa gabi, di ba? But make sure, ano man yung mga pangarap natin, dapat may action, may plan and action tayo, no? And good thing with IMG, no, if you're not yet a member or part of IMG, talk to an IMG member, no? So ask them about our webinars or seminars, then constantly learn and grow, no? Then take action, sigurado po 5, 10 years from now, 20 years from now, isa po ang guarantee ko sa inyo, guarantee namin sa inyo, mas maganda po buhay nyo compared to today. Yan. So, grabe, ang daming learnings na natutunan natin today. And sabi nga nila, 'di ba, yung education na walang execution, para lang yung entertainment eh. So, tama. Kailangan parang pag natutuho kayo today, I'm sure you are blessed and effective yung mga tips na nabigay sa atin. Ang importante doon i-execute po natin para hindi lang kayo na entertain, natuwa, nag-comment dito sa FB live natin. So, ayan Doc, Jaime, Doc Joe, I'm very thankful po that you find time to be interviewed today. And maraming salamat po. I'm sure sana hindi 'to yung huli. And marami pa tayong pag-uusapan sa future. Yes, oh, thank you. Ayan, pala so, talaga siya, no? Noong una, kinakabahan ako. Thank you, Eze. Salamat, Eze. Sure, next time. Enjoy. Oh, so, katulad sabi ko parate, I want to take this opportunity also. If you want also to know more about investing, I have my book already published, What is Your Money Story? You can actually get it from the link na nakikita nyo po sa screen right now. And every book that we purchase po, mapupunta yan sa Aral Scholarship Fund na tinutulungan po natin ngayon para makapagpadala tayo ng mga estudyante sa college. Ayan, so katulad nga po ng sinasabi natin, mag-take action po kayo kasi at the end of the day, kayo po yung author ng sarili nyong money story. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc Jo, Doc Jaime. Sa uulitin po ulit. Salamat, Eze. Salamat, Eze. Salamat sa mga nanonood. God bless po sa inyo at stay safe. Bye-bye. Yeah. Bye. Bye-bye.